Sinagot ngayon ni retired AFP Chief of Staff Hermógenes Esperon ang akusasyon kahapon ni Senator Antonio Trillanes IV. Kung totoo raw na may nilulutong kudeta laban kay Pangulong Aquino, hindi raw siya o sila ang may pakana nito. Dagdag pa ni Esperon, baka sadyang pinalulutang ang Dimanoy destabilization plot laban sa administrasyon para matabunan o malihis daw ang issue tungkol sa DAP o ang Disbursement Acceleration Program. Pero pinaninindigan ni Senator Trillanes ang nauna niyang pahayag, may banta o destabilization plot laban sa administrasyon at mga retiradong general daw ang nasa likod nito. Sa kabila nito, ang bagong Chief of Staff, Lieutenant General Gregorio Katapang, kumpiyansang tapat ang mga sundalo kay Pangulong Aquino. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, kung si dating AFP Chief Hermógenes Esperon Jr. lamang tatanungin, ano, tila kaduda-duda nga raw itong pagpapalabas ngayon ng issue about dito sa pag-aaklas dahil maging sila raw o sa kanilang hanay o wala raw ganitong nababalitaan. Si Esperon, Ma'am Jess, ano, ay naniniwala na maging sa hanay ng AFP ngayon, walang sinasabing destabilisasyon. Sa gitna ng mga batiko sa Malacanang dahil sa Disbursement Acceleration Program o DAP at tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino, lumutang usapin ang destabilisasyon. Ayon kay Senador Antonio Trillanes IV, mga retiradong general na malapit kay dating Pangulong Gloria Arroyo ang umuli na sa likod nito. Nakapanayam ng GMA News si retired General Hermógenes Esperon, umupong AFP chief nung panahon ni Arroyo at isa sa kilalang malapit sa dating Pangulo. Sa eksklusibo naming panayam, nagpahayag ng pagdududa si Esperon. Di raw kaya sadyang pinalulutang ang kwento ng kudita o pag-aaklas para malihis ang atensyon ng taong bayan? I don't think it's time to talk about impending coup. Much more to point to some people. Unless na mayroon silang gustong burahin na news. Or gusto nilang sapawan yung ibang news. Tulad ng DAP. Ano kaya? Suggestion ko, ipaliwalag na lang niya kung saan niya ginamit yung nakuha niya sa DAP. Baka maniwala pa ako sa kanya. He's like a boy who cried wolf. Bukas papatayin niya yung wolf. Sabi ni Esperon, madalas daw sila maghuntahan ng mga retiradong general na pag-uusapan daw nila ang tungkol sa mga issue sa gobyerno pero hindi tungkol sa panggugulo sa Aquino government. Lagi nga kami nagkikita ng class 70, from 70 to 79. Even classes beyond that. Bakit hindi? So you're part of that talk, but you're not talking about coup. Ang coup? Uy, ang coup, pag pinag-uusapan yan, siguro magkaroon ka naman ng discreet ka ng konti. Handaan naman tayo sa pagbuga ng information, lalo na kung de-verified. Pero pinaninindigan ni Trillanes ang impormasyong nakuhang, meron daw nag-recruit sa hanay ng mga sundalo para sa nilulutong destabilisasyon. Simulang ano, first year pa lang, second year ng administration, okay, administration, they've been trying na naghihikayat sa mga active members ng AFP. Pero fortunately, hindi po ito kinakagat ng mga active members. So, hindi siya nagpo-progress into something serious. Maging ang mga kongresistang kasama dati ni Trillanes na nag-aklas laban sa Arroyo government, may kapareho impormasyon din daw na naririnig. We cannot stop those some elements from the retired generals to come together and discuss things and venting out their issues against the president. Kami po'y naniniwala na hindi rin ito yayabong kung magtatagumpay. Pero giit ng AFP, kumpiyansa daw ang pamuna ng militar sa mga sundalo. No need for loyalty check. We're confident in our soldiers. Sa gitna ng mga alingasngas na ito, agaw pansin ang military convoy na ito na may escort pang armored personnel carrier na naipit sa traffic sa EDSA. Mabilis na paglilinaw ng AFP, naghahati lang daw ng supply ang military convoy at walang kinalaman sa anumang ugong ng destabilisasyon. Sabi nga ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Gregorio Katapang, wala silang intelligence report na may pinaplanong kudeta. Taas po yung moral ng mga sundalo natin kasi lalo na nga po na-highlight doon sa zona yung ating mahal na Pangulo na pinakita yung mga na itulong niya na sa Armed Forces of the Philippines. Ayon naman kay First Gentleman Mike Arroyo, ngayon lang daw niya narinig ang umano'y binabalak na pagkilos ng mga retiradong general. Pero itinagi niyang may kinalaman sila rito. Pumano na rin daw ang ibang mga general na malapit sa mga Arroyo. May mensahe naman ang mga abogado ng mga Arroyo kay Trillanes. Payo ko kay Senator Trillanes, huwag kung ano-anong hititin niya para hindi kung ano-anong nai-imagine niya. Wala pang tugon si Trillanes sa pahayag na ito ni Topacio.
Ma'am Jess, sinabi rin po sa atin ni General Esperonano na maliban ng mga retiradong general na kanyang nakakausap, 2 weeks ago lamang daw may mga top officials na AFP siyang nakausap. Pero again, hindi raw ito about doon sa pag-aklas, kundi kung paano sila makakatulong sa ikabubuti ng organisasyon. Ma'am Jess? Mm-hmm. Marisol, liwanagin lang natin bago sabihin na naman kasi mahirap dito sa ganitong mga plot di umano. Pag the more you talk about it, parang lumalalim din yung plot, di ba? Kaso, liwanagin lang natin, to begin with, nanggaling ito sa administrasyon mismo, hindi ba nung bagong kaka-appoint kay General Katapang, nag-ikot siya sa mga kampo at sinabihan niya yung mga sundalo, oy, huwag kayong sasali sa kung ano man. And then next, sa timeline, ay si Pangulong Aquino mismo, dun sa kanyang SONA, parang may pahiwatig na may tangka laban sa kanya at sa kanyang administrasyon. And then third, itong si Senator Trillanes, ayun na, siya nang diretsahang nagsabi, meron nga raw. That's right, Ma'am Jess, ano? Kasi nung time nga na nag-iikot, sinabi agad nga ng Malacanang at mismo na rin ng AFP na hindi raw ito loyalty check, hindi raw nag-iikot ang bagong talagang AFP chief para i-check nga ang kalagayan ng organisasyon. That before pa nga lumabas itong sinabi ni Senator Trillanes. Pero, you know, Ma'am Jess, few weeks ago, meron din tayo nakausap ano, na ating mga sources mula sa mga civic group at iba nga dito sa AFP na rin na meron nga raw isang grupo na binanggit mismo ni General Esperon sa katunayan naman, Jess, ano, ibinahagi ito sa atin ni General Esperon dahil tayo mismong nagbanggit na, sir, is that true that merong class 70 to 79 ay behind dito? Sabi ni General Esperon, kasama daw siya doon sa grupo, pero dininay niya, ano, itinanggi niya ng pinag-uusapan nila about doon sa pag-aklas, bagamat hindi niya itinanggi na ang pinag-uusapan nga nila ay yung mga may init na issue talagang sa bayan, particular na nga riyan yung DAP. Pero again, nilinaw niya na hindi ang pinag-uusapan nila yung regarding sa pag-aklas sa gobyerno, Jess. At saka, sa pagkakatanda ko, Marisol, no? Through so many administrations na, kapag kami usapin na maingay tungkol sa anomalya o irregularidad sa gobyerno, parang nakagawian na ng administrasyon, no? Sino man nakaupo, na seryosohin yun dahil may, posibleng may impact yon sa mga sundalo. Kasi nanonood yan ng TV na nakikinig sila sa radyo, nagbabasa ng balita sa online at sa dyaryo. Hindi maiwasan na magkaroon sila ng maapektuhan sila o magkaroon ng impact yung mga issue. Yun ang sinasabi nila. Opo, Ma'am Jess. Kaya nga nagkaroon ng ganong speculation si General Esperon. Dahil every time na may seryosong usapin sa gobyerno, lalo na pag pinag-uusapan ng korupsyon, yung kaba ng bayan, laging lumulutang ang mga ganito talaga mga issue about doon sa pag-aklas. Kaya hindi tuloy nila maiwasan ngayon siya at yung mga ilang kasamahan daw niya, mga retiradong general na nag-uusap-usap about sa issue, na every time may mga ganitong klase nga sa ating gobyerno, laging lumalabas ang issue nga dito sa destabilization. Naayon na rin dito kay General Esperon na kahit sabihin daw ano na solid ang AFP ngayon, hindi pa rin makabubuti ang mga ganito dahil gaya nga po nang inabanggit, Ma'am Jess, nanonood sila ng balita, nakikibalita rin sila. So, ang mga ganitong klase daw, meron lang konting maudyukan daw, ay hindi rin talaga naman maiwasan na meron maguguyo pa rin. Ganun pa man, ang sinasabi na rin ng AFP at nitong si General Esperon, natuto na ang mga sundalo at ang ganitong mga klaseng plano daw ay hindi na raw magtatanggumpay, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.